Madam Chair and resource persons in attendance today, a pleasant day to each and one of you. No, Madam Chair, nung nakaraang mga hearings, lumalabas po na nagagamit po ang programa ng gobyerno kapalit po ng pagpapapirma sa isinusulong na People's Initiative. Konektado po ito. Mistulang nagagamit po ang programa ng gobyerno sa politika kabilang na po dyan, yung AIX no? Under DSWD at napag-usapan na po natin nung nakaraang hearing sa Davao City. Ang iba sa ating mga kababayan ay hindi alam ang pinipirmahan nila at ang iba po ay tinatakpan nga po ganito ang mga forms pinapapirmahan sa kanila at lumalabas rin po na may binibigay na kapalit na coupon na katumbas po umano ng ayuda kapalit ang pirma. At sino po ang magbabayad ng pinangakong ayuda? DSWD ba? Saan manggagaling yung ayuda? Habang naglalabasan ang mga isyong ito, libo-libong naman po mga benepisyaryo ang naghihintay ng ayuda mula sa departamento. Madam Chair, nung mga nakaraang budget hearing sa committee, last September 20, during the committee hearing, nabanggit po natin sa DSWD ang ating concern patungkol po sa ilang reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na mga na-hold po ng DSWD na mga AIX no, na payout. Secretary Gatchalian of DSWD assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need the assistance. Karamihan po dito, yung mga nasalanta ng Bagyong Egay, yung mga indigents talaga, yung mga mahirap talaga nating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong at trabaho po yan ng DSWD. At in fact, si Sec. Romel Lopez, alam niyo po yan, dati kang nasa media, at alam mong mahirap na maging mahirap at kawawang-kawawa yung mga kababayan natin, nakapila, nag-aantay, naghihingi ng tulong sa pera ng gobyerno. Pera po ng taong bayan yan. Pera po nila yan at dapat po ibalik sa kanila na wala pong pili. Pwede ba nating pakinggan itong video nung last September? Oh, hindi ko lang po kabisado. Kung validated na po sila ng DSWD, pwede po sila makatanggap? Yes, Madam Chair. So pwede nyo silang mabalikan at mabigyan po ng tulong dahil umaasa po sila sa DSWD. Yes, Madam Chair. Mga mahihirap naman po sila. Yes, Madam Chair. Tulungan po natin. Marami pa po, pwede po bang i-provide namin sa inyo ang listahan po nito? Mga qualified, validated na po ng DSWD, pero hindi na po binalikan ng DSWD. Yes, Madam Chair. If we can get a copy so that we can direct the necessary field office to look into it and do the payout immediately. That was September 20, no? October, November, December, January, February. It's almost 5 months na nag-aantay po yung ating mga kababayang mahirap. Sinuportahan po natin ang budget ng DSWD dahil sa commitment ni Secretary Rex Gatchalian na just submit the list and the DSWD will pay them out. Pera po ng gobyerno yan. At sa plenary interpellation ng DSWD budget, muli natin itong finalo up, no? That was November 16, to be exact. Dito po, mismo. Ito. Itong plenary na ito. Can we play the video again? Sana po itong pakiusap ko na once validated, talagang mahirap sila, naghihirap at nangangailangan ng tulong, baka pwede pong balikan nyo sila at bigyan ng tulong mula sa pera ng gobyerno. Pera po ng gobyerno yan, dapat po ibalik sa kanila yung pera po nila. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Mabigat sa kanila yung 3,000, 5,000, mabigat po yun sa kanila bawat sentimo. Maring sa inyo, hindi na po importante yung 3,000. Sa kanila po ay napakahalaga yan. At lalong-lalo na po pupunta sa inyong opisina na mamasahe sila at matatanggihan lang po sila. Yun lang po ang pakiusap ko na huwag niyo pong pahirapan yung mga kababayan nating naghihirap na po. Tama.
On that note, Mr. President. Tama po. At nangako naman si Secretary na hanggat may listahan at napatunayan ng DSWD na mahihirap at nangangailangan yung nakalistang mga pangalan doon, ilalabas at ilalabas yung pera para sa kanila. As discussed, ang sabi po ni Secretary Gatchalian, mag-submit lang po ang LGU ng list of beneficiaries at i-validate at i-pay out ng DSWD yung mga qualified beneficiaries. Ibig sabihin, kayo po ang magdi-determine kung qualified sila at mahirap sila. And ulitin ko, pera po ito ng taong bayan, pera po ito ng Pilipino, at dapat po ang makikinabang yung mga mahirap nating kababayan. Nakapag-submit na po ang LGUs ng listahan ng beneficiaries. Marami dito, validated na raw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po sila napipayout. Halimbawa po, sa Cagayan, sa CAR, Region 3, mga biktima po ng bagyo, mayroon din pong mga indigents na validated sa Cagayan, Zambales, Bulacan, Bataan, Camarines Sur, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Davao City at National Capital Region. Ano ba ang plano ng DSW dito? Ulitin ko po, validated na po ito. Ito po yung mga listahan no, po ng mga qualified beneficiaries. At you may double check po. At trabaho naman po yan ng DSWD na i-validate kung talagang qualified sila. Meron kayong criteria. At bakit hindi pa sila nakakatanggap ng tulong mula sa DSWD at ilang buwan na po ang nakakaraan. And for the record, ano na ho ba ang status nito, Madam Chair? And you may answer po, Yusek Fatima, or yung in charge po mismo, no, na si Asek Ada Kuliko. Or Edwin Murata. Madam Chair, before I refer to ASIC ADA and OIC Director Edwin for further details, I'd like to first address the issue of People's Initiative with Ayuda that is attached to DSWD. We don't have any connection to that, and there's no involvement on our distribution services with the PI campaign or the campaign to receive any signatures. With regard to the status of your referrals, we thank you for the referrals. We are ongoing, the status is ongoing po yung validation of the referrals. And with regard to... Ba't ang tagal-tagal kapag yung mga senador at saka yung LG yung humihingi? Kapag Project PI, mabilis pa kayo sa alas 4. Yeah, well, Madam Chair, ASIC ADA and Director Edwin can give you more details on how the processes work. But with regard to last year... Hindi naman nagpapakita, ano bang gagawin namin? Would you like to answer? Madam Chair, may I clarify, nagpapakita ng... Hindi, yung mga request na sumipot dito dahil nga abala sila sa Project PI, tapos sinasantabi yung mga request ng ating mga mambabatas katulad ng senador at yung mga LGU na napinsala, kung ano-ano ang nangyari ko, si Lindol, Sunog at iba pa, binabaliwala ninyo, eh hindi naman sila sumisipot. Paano ba yan? Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Madam Chair, mayroon din pong mga local government units na may listahan, no, ng mga beneficiaryo. Hindi ito sa ano, ha? Hindi ito yung mga sa PI, ha? Ilista na lang kaya natin bilang PI. Baka mas mabilis, no? Baka pwedeng humingi ng tulong kay Attorney Abad. Baka, sir, mapabilis po. Sa inyo ba dapat mag-follow up o sa DSW? Anyway, mayroon dun pong mga LGUs na may mga listahan ng beneficiaryo na nangangailangan ng tulong for validation po ng DSWD. Pero hindi pa rin po nababalidate po ng DSWD dahil kayo nga po yung magbabalidate, di ba? May criteria kayong sinusunod. Nagbigay po ang DSWD ng deadline at nakapagsumiti naman po ang mga LGUs ng listahan ng mga beneficiaries tulad ng sa Iloilo, sa NCR, Samar, Caraga, Davao Region. Ano bang dahilan kung bakit hindi pa po ito na babalidate ng DSWD? Ano bang pinagkakaabalahan ninyo
But hindi sila pinapansin ng DSWD? Hanggang ngayon, Madam Chair, wala pa rin po nababalidate sa mga isinumiting listahan na pinag-usapan po ay deadline noong November 30. Pakisagot naman po sa kaalaman ng mga mahirap nating kababayan na nakikinig at mga indigents nating mga kababayan na umaasa po at nag-aantay ng ayuda mula sa DSWD. Pera po ng taong bayan yan, nanonood po ang ating mga kababayan, umaasa sila nung nakaraang taon pa ito mabibigyan ng ayuda. Magpaliwanag naman po kayo sa kanila, maging sa Metro Manila, na ilang kilometro lang po mula sa central office ng DSWD. May nais rin pong gusto iparating ang kanilang hinaing. Ito, pakinggan po natin, isang LGU rin po. Ako po si Bernard Ninong de la Cruz, Vice Mayor po ng Malabon o Malabon City. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga opisyal sa Senado for giving me the opportunity to raise our concerns. Nagpapasalamat rin ako sa tulong na patuloy na binababa ng gobyerno sa mga mahirap nating mga kababayan dito. Kaya gamitin ko na po ang opportunity na to para makiusap sa DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Bago po kasi matapos ang nakaraang taon, nagsumiti kami ng listahan ng mga beneficyaryo mula sa aming syudad na nangailangan ng tulong. Mga mahihirap po ito na humingi ng ayuda mula sa gobyerno. Isinumiti namin ito sa DSWD in coordination with Office of Senator Bongo. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ito naaksyonan. Ang sabi sa akin, for validation na ang mga listahan na isinumiti sa DSWD. Ngunit hanggang ngayon, wala pang ni isang tawag na natatanggap ang aming tanggapan o ang mga beneficiary na sa listahan namin. Nakakaawa naman po ang mga kababayan namin humihingi ng tulong mula sa gobyerno. Sana po ay mababaan na ito ng DSWD. Narinig ko po sa budget hearing dyan sa Senado noong nakaraang taon, sabi ko ni Secretary Rex Gatchalian na submit the list and they will act on it. Malaki ang tiwala ko na may isang salita ang ating muling secretary. Sana naman po ay maksyonan ito. Bilang lokal na opisyal, wala naman kaming ibang hangarin kundi patulungan ng aming mga kababayan na nangailangan. Hindi naman namin gagamitin ito para sa politika o para sa anumang motibong isinusulong. Wala pong kapalit ito kundi para maingat lang po ang katayuan ng mga mahihirap dito sa amin. Sana maingat po ng DSWD ang aming sitwasyon. Kami ang kinukulit araw-araw ng mga nais maging beneficiaryo. Kami po ay lumalapit sa tanggapan ni Senator Bongo upang may parting ito sa ating national government. Salamat po. DSWD, naintindihan niyo ba yung sinasabi niya na sila po ang kinukulit bilang mga LGUs? No? Hindi lang po yan. Marami pang iba na kinukulit sila ng mga mahirap na ating kababayan. Alam mo, napaka-importante sa kanila bawat piso. Pagkain na yan, baonan ng mga anak nila yan. So it's been 5 months na po ang inaantay ng ilan sa kanila. Until now, wala pa rin po. So ang atin dito is paano mapabilis. Alam ko naman pong na masipag ang ating Secretary Rex Gatchalian. Salamat no sa mga tulong na dinala niyo sa mga nasalanta nung pagbaha, pag landslide sa Davao region. Salamat sa inyong serbisyo. Yun po ang gusto makita ng taong bayan, na tulungan natin yung mga nangangailangan. Yan naman po ang mandato ng DSWD, tulungan yung mga mahirap. At alam niyo po yan na Asek Romel Lopez, kasama tayo noon sa mga sunog, bagyo, lindol, kahit saan, buhawi, putok ng vulkan. Nandiyan ka, nakikita mo na tinutulungan natin yung mga mahirap. Since nandiyan ka na, sana naman po, and of course, si Ma'am Aliyah, anak ka po ng gobernador, alam naman natin na tagal na rin po kayong tumutulong, matulungin naman po ang inyong pamilya. Sana po ay marinig rin po natin ang hinaing ng mga kababayan natin. At since November 2023, ang deadline po ni Secretary Rex, February 2024 na po ngayon,
Wala pa rin pong natatawagan sa mga benepisyaryong naisumite. Yun naman po ang hiningi ninyo, yung listahan po ng benepisyaryo, mga beneficiaries. So sana po'y mabalikan sila at umaasa sila sa tulong, ayuda mula sa gobyerno. Sana ito yung prosesong totoo talaga na dapat makatanggap sila ng tulong. Hindi po dahil sa ibang merong kapalit. At marami po mga LGUs na humingi ng saklolo sa atin. Wala pa rin silang natatanggap na ayuda. At dyan naman po yung listahan. Kailangan nyo lang pong i-validate. Since promise nyo po yon ng departamento, at ako po'y naniniwala naman po kay Secretary Rex na tutuparin niya po ang kanyang pangako. Kaya alam po, bawat araw ang lumilipas, ay marami po mga kababayan natin ang magugutom. Sana po, Madam Chair, hindi po maging selective ang DSWD sa pagtulong sa mga tinutulungan. Dapat po walang pili ang DSWD sa pagtulong. Ang punto ko, bakit sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative, meron kaagad na ayuda? Samantalang itong mga biktima po ng kalamidad noong nakaraang taon, mga mahihirap nating kababayan, ay hindi po pinapansin ng DSWD. Umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. Alam nyo naman po ang inyong trabaho. Ano po ba ang inyong prioridad? Tumulong sa mga mahirap? O unahin po muna itong People's Initiative? Since sinabi mo hindi konektado, magiging konektado po yan kung merong kapalit na ayuda yung pagpipirma. At naalala ko po, sinabi ni Secretary Gatchalian noong unang panahon, yung last year po, babalikan namin yan, November 16 nga po yung to be exact. So, 3 months na po nakakalipas. So, ano na ho bang update? Pwede bang malaman ng committee ito kung ano na po yung update dyan? At to Secretary Rex Gatchalian, nabanggit ko sa inyo noon, kilala naman po ang inyong pamilya, na sobrang yaman at alam ko matulungin ka naman po. Sana naman tulungan niyo po yung mga mahirap nating kababayan. Hindi naman madadala sa langit yung yaman. Tulungan na lang natin. Balikan niyo na lang po. Tandaan mo, Secretary Rex Gatchalian, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano yung tulong na pwede mong gawin sa ating kapwa, gawin mo na ngayon.